Hello, Katrade! Meron na naman akong bagong kaalaman na ibabahagi sa inyo. At ito yung kung paano tayo makalibre sa monthly bills natin sa kuryente. Kasi napakabigat kapag marami tayong bills na binabayaran buwan-buwan. Kaya kung meron tayong mapagkukuhanan na passive income na nagbibigay sa atin ng income para makalibre tayo sa monthly bill natin sa kuryente, ay napakalaking kaluwagan para sa atin yon. Lalo na kapag malaki yung bills mo sa kuryente buwan-buwan. So, napakalaki ng matitipid natin. Hindi na makakaltasan yung kinikita natin buwan-buwan or yung sahod mo buwan-buwan sa bayarin sa kuryente. Kaya mag-subscribe kayo sa YouTube channel ko dahil gagawa ako ng maraming videos tungkol dito sa passive income para makalibre tayo sa bayarin natin sa kuryente. I-update ko kayo kung magkano yung bills ko sa kuryente every month. Tapos magkano yung nakukuha kong passive income para pambayad ko sa kuryente every month. Bago tayo magsimula, disclaimer muna. Ang video na ito ay for educational purpose only. Hindi ko kayo pinipilit na gayahin ninyo yung gagawin ko. Dahil ang investment or trading in securities market is subject to market risk. Kahit anong business naman, merong risk. Past performance is not a guarantee of future performance. And associate companies does not guarantee any returns in any of its products or services. Passive income para makalibre tayo sa electricity bill natin per month. Okay, so ano ba yung passive income? Ang passive income ay ito yung income na kahit natutulog ka or kahit hindi ka nagtatrabaho or hindi mo siya pinagtrabahoan, ay kumikita ka pa rin. Or kahit isang beses mo lang siyang ginawa or isang beses mo lang siyang trinabaho, pagkatapos nun, wala ka nang ginawa, hindi mo na siya pinagtrabahoan, ay patuloy pa rin siyang nagbibigay ng kita sa inyo. Halimbawa ng passive income ay yung paupahan na bahay. Isang beses mo lang siyang tinayo, isang beses mo lang siyang pinagawa. Pero pagkatapos nun, kapag meron ng renter, kahit wala ka nang gagawin, kahit natutulog ka, every month magbibigay sa inyo ng upa yon. So ang tawag doon ay passive income. So isa pang example ng passive income ay ang YouTube videos. Isang beses mo lang ginawa yung YouTube videos tulad itong video ko. Isang beses ko lang itong ginawa. So kahit ilang araw, ilang buwan, ilang taon, basta't may nanood, meron pa rin akong kita na makukuha dito. Ang tawag din dito ay passive income. Meron akong video tutorial about copy trading para kumita tayo ng passive income. Dito tinuro ko lahat kung ano yung dapat ating gawin, ano yung mga strategies. Kaya panoorin ninyo, nandito sa www.copypassiveincome.com. Kasi dito sa video natin na ito, ipapakita ko lang sa inyo kung paano ako kikita ng passive income. Pero yung mga technique, yung paliwanag, mga strategies ay nandito sa video natin dito sa website sa www.copypassiveincome.com. So ang monthly bill ko sa kuryente ay hindi siya nababa ng 3,000 pesos. At ang bill ko ngayon ay 3,700 pesos. So sabihin lang natin na 3,000 per month yung bill ko sa kuryente. So meron akong 100,000 pesos. Imbis na ilagay ko ito sa banko or patulugin yung 100,000 pesos ko sa banko, ay ang gagawin ko ay gagawin ko ng paraan para kumita ito ng passive income. Kikita ito ng 3,000 pesos per month. Kasi sa banko, hindi naman natubo yung pera natin, hindi naman yung nagbibigay ng passive income. So, ibig sabihin, yung 100,000 pesos ko, kailangan kong kumita ng 3% per month ng 100,000 ko para makuha ko yung 3,000 pesos per month na pambayad ko sa kuryente. Okay, so, saan ko kukuhanin ito? Hindi naman tayo pwedeng magpatayo ng paupahan sa halagang 100,000 pesos lang. Kasi lalo na dito sa syudad, dito sa Cavite, lupa pa lang milyon na, tapos bahay pa. So milyon mahigit yung puhunan mo, tapos ang upa ay pares lang din, nasa 3,000 pesos lang din yung upa dito sa amin banda. Okay? So ang gagawin natin ay ang copy trading. So kukopya tayo sa mga professional stock market traders. Okay, so sa stock market tayo kikita ng passive income. So hindi natin kailangang matutong mag-trade sa stock market. Hindi natin kailangang mag-analyze kung anong stocks yung bibilhin natin. Kasi trabaho na yon ng mga professional traders. Ang gagawin natin ay kukopya lang tayo sa kanila at wala na tayong gagawin. Kung kikita sila, kikita rin tayo. Automatic na yon. So halimbawa na lang yung trader na ito, ang average na kinikita niya per year ay 75%. Okay, so nag-trade siya since 2015 pa. So talagang proven na itong trader na ito na kumikita. So ibig sabihin, ang average na kinikita niya per month sa loob ng 5 taon ay 6.25%. Ibig sabihin, kung kukopya ako sa professional trader na ito, yung 100,000 pesos ko,
ay kikita ng 6.25% per month, ay kikita ako ng 6,250 pesos per month. Passive income, wala akong ginagawa. At hindi ko na kailangang pagtrabahuan ang tungkol sa stock market dahil automatic na ako nakakapay sa mga professional traders. Okay? So, ang monthly bill ko sa kuryente ay 3,000 pesos per month. Tapos yung pwede kong kitain sa trader na ito ay 6,000 pesos per month. So, meron pa akong sobrang 3,000. So, pwede ko pa itong i-advance ng bayad sa susunod na buwan. Kaya abangan nyo yung mga videos ko pagtapos kong mag-copy trade sa mga traders na to. Abangan ninyo kung magkano yung kikitain ko every month sa pag-copy sa mga traders. Ang tanong, paano kung wala kang 100,000 pesos? Paano tayo makalibre sa monthly bill natin sa kuryente? So, okay lang. Meron tayong diskarte or strategy para dyan. So, ang gagawin natin ay investment style or mag-iipon muna tayo. Pero yung ipon natin ay tumutubo. Tumutubo siya ng 6% per month. Tapos, ang gagawin natin doon ay compounding interest. Yung tubo ng ipon mo ay tumutubo na rin. Ang tawag doon ay compounding interest. So, ito yung computation. So, ilalagay ko dito sa video description yung link nitong website kung saan pwede kayong mag-compute ng compounding interest. So, halimbawa, initial balance mo ay 10,000 pesos. Ayan, nakalagay dito, 10,000 pesos. Tapos, nakakopy tayo sa trader na kumikita ng 6% per month. Monthly yun. Yun yung average na monthly niyang kita. So, calculation period 1 year. Okay, so isang taon tayo mag-iipon ng 10,000 pesos every month. Okay? Kung may magandang trabaho ka, kung kaya mo yung 10,000 pesos per month, so ito yung kalalabasan. Basta regular monthly deposit, magdadagdag ka ng 10,000 pesos every month. So ito na yung resulta nun. Yung tubo mo ay tutubo na rin, ang tawag doon compounding interest. Sa loob ng isang taon, ang total na na-deposit mo ay 12 times 10,000 equals 120,000 pesos. Pero dahil may interest or may tubo na 6% per month, ayan. So, ang total na kinita mo or ang total na tubo mo ay 68,943. Kaya ang total na pera mo ngayon, ang total mong balance ay 198,943 pesos. Okay, so halos 200,000 na ngayon yung pera mo o yung savings mo o yung naipon mo kasama na yung tubo. So kahit pa mag-bill ka ng 10,000 kuryente kung meron ka na nito at kumikita ka ng 6% per month passive income, so walang problema, kayang-kaya mong bayaran yung monthly bill mo sa kuryente. So kailangan mo lang muna mag-ipon kung wala ka pang kapital. So paano kapag hindi mo kaya yung 10,000 pesos, sa halimbawa 2,000 pesos or 1,000 pesos or 500 pesos lang yung kaya mo? So, pwede pa rin yun, kaso mas matagal na taon na pag-iipon. So, depende kasi yan kung magkano lang yun kaya mo. Wala namang problema dito. Hindi ito obligado na every month maghuhulog ka. Wala itong penalty or fees kapag hindi ka nakapag-hulog. Kasi parang ipon mo lang ito eh. Kung magkano na ipon mo, yun lang din. Okay, so hindi obligado na maglagay ka every month. Depende lang kung kaya mo o hindi. So, ito yung kagandahan kung kaya mo yung 10,000 per month. Tapos habaan mo yung taon, gawin mong 5 years. 10,000 yung initial balance, tapos tutubo ng 6% per month. Nakakapi tayo sa trader na kumikita ng 6% per month. After 5 years, consistent to na 10,000 pesos every month galing sa sahod natin, nagtatabi tayo, so para lang tayo nag-iipon sa bangko. Pero yung ipon natin ay tumutubo, tapos yung tubo ay tumutubo pa. After 5 years, ang total na na-deposit natin ay 610,000 pesos, pero yung total interest or yung total na tinubo ay umabot na sa 5.3 million pesos. So ganun kalaki, ganun katindi itong compounding interest kapag yung trader ay kikita ng 6% per month. So yung total na balance mo after 5 years ay 5.9 million pesos. So hindi lang pangkuryente yung kaya mong bayaran. So ang laki ng kikitain mo dyan every month kapag consistent yung trader ay kikita ng 6% per month. So kung paano mag-copy trade, paano kumita ng passive income, yung mga strategies, ano yung dapat natin gawin, nandito lahat yan sa videos natin dito sa website natin sa www.copypassiveincome.com. Nilagay ko rin yung link ng compound interest calculator dito sa video description
para makompute ninyo kung magkano yung kaya nyong ilagay per month, tapos magkano yung maging pera nyo pagkatapos ng ilang taon, kung ilang taon yung gustong kumputin. So, nandito ako ngayon sa stock market platform para mag-copy trade ng mga stock market traders. Okay, so, ang total na balance ko dito or ang total na pera ko dito ay $4,000, so nasa 200,000 pesos yan. Okay, so, yung 100,000 pesos ko, ayan, $2,000, ay available. Ito yung hindi ko pa na-copy. Pero yung 100,000 pesos ay na-copy ko na sa mga traders na ito. At ito yung mga traders na napili ko at sampu yan sila kasi kasama yan sa strategy or diskarte na itinuro ko doon sa video natin doon sa website. Okay? So, ang gagawin ko ngayon ay idadagdag ko itong 100,000 ko, ikakopy ko sa kanila. So, napakasimple lang dito. Magdagdag lang ko ng pera pang-kopya sa kanila. Yan, hati-hatiin ko lang yung $2,000 ko sa kanila, sa kanilang sampu. So, nasa ano yun? $202.8 bawat isa. Tapos, i-update ko lang. So, ganun lang kasimple. Ayan, nabawasan na yung pera ko dito at na-copy ko na sa kanya. Ayan, $405 na yung na-copy ko sa kanya. So, ang gagawin ko na lang, gawin ko rin sa iba para maging 405 lahat na yung mga traders dito. So, ganun lang kasimple. Gagawin ko lang ng mga ilang minuto. So, yun lang. Maghihintay na ako. Pagtapos ng buwan na to kung magkano yung kikitain ko sa kanila. Okay? Ayan, so tapusin ko na to lahat hanggang maubos itong available balance ko. Ayan, so kung paano mag-copy trade, paano hanapin yung mga trader na to, panoorin nyo lang dun sa video natin sa website, nandun lahat. So, 30 minutes yung tutorial natin doon. Kalahating oras yun. Napakadami yung matutunan doon. Okay, so itong mga strategy or mga diskarte na tinuturo ko sa inyo, so, pwede nyo rong ma-apply sa kung anumang business meron kayo. So, ito kasi ay natutunan ko lang din sa mga financial advisor. Lalong-lalo na kay Bo Sanchez. Yung nabasa ko yung libro niya na My Made Invest in Stock Market. Yun, magandang libro yun. Ayan, so makita natin ang natira ay 203.91. Update. Oh, hindi tayo makakopy dito kay Jay Nemeses. So, meron pa tayong 203.91. Kaya ang gagawin natin ay idagdag ko lang ito dito sa top trader natin. Si Big Profits. Advance lang ako dito. 203.91. Update natin. So, ayan na. Na-copy ko na lahat yung 100,000 pesos ko. Kaya total na na-copy ko sa mga traders ay 200,000 pesos na. Kung makita natin, yung profit natin ay negative $9 or negative 400 pesos pa. Kasi kakasimula lang ng buwan. Okay? So, abangan nyo. Mag-subscribe kayo sa YouTube channel ko. Ora, pumunta kayo doon sa website natin. Doon ko i-update yung videos sa katapusan kung magkano yung kikitain natin dito. Kung magkano yung maibayad natin sa kuryente. So, yun lang. Maraming salamat.